Mga kapuso, wala na pong direktang epekto sa lagay ng ating panahon ang binabantayang low pressure area sa West Philippine Sea. Sabi ng PAGASA, mababa pa rin ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Posible na itong mag-dissipate o malusaw sa mga susunod na oras. Huling namataan ang LPA 305 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Nananatili ring mababa ang posibilidad na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Ito pong binabantayang tropical depression. Huli ang namataan, 2,650 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ng nasabing bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Sa ngayon, easterlies at mga local thunderstorm ang mararanasan sa bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng ulan sa maraming bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mga kapuso, ihanda na ang inyong mga jacket dahil paparating na ang hanging amihan o northeast monsoon. Paliwanag po ng PAGASA na sa transition period na tayo patungo sa amihan season dahil opisyal nang tapos ang panahon ng hanging habagat o southwest monsoon. Umiigting na raw ang high pressure system sa may East Asia kaya nagkakaroon na ng pagbabago sa weather pattern sa ating bansa. Sa mga susunod na linggo, posibleng ideklara na ng PAGASA ang opisyal na simula ng amihan o ng malamig at tuyot na hangin na galing po sa Hilagang Silangan gaya ng Siberia, Japan, China at Korea. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.